masama sa sasabihin niya. Talaga nga kaya? Kapag nalaman mong pinag-uusapan ka ng iba, saka mo malalaman kung gaano kasakit pabiktima ng chismis. Sinasabi sa Kawikaan 12:18 na ang mga salita ay pwedeng maging gaya ng mga saksak ng tabak. Kaya paano mo maiiwasang ikaw ang makasakit ng iba? Tatahimik ka na lang ba? Sinasabi sa Filipos 2:4 na dapat tayong maging interesado sa kapakanan ng iba. Normal ang napag-usapan ng ibang tao. Kaya lang, pwede itong mauwi sa chismis at makasira sa reputasyon ng iba. Kaya, anong dapat mong gawin bago ito mangyari? Halimbawa, kapag sarkastiko o negatibo na ang sinasabi ng kausap mo tungkol sa iba, senyalis yan na hindi na maganda ang usapan. Huwag mo nang gatungan. Ibahin ang usapan. Dapat kang kumilos agad. Maging responsable. Alam mo, kahit hindi ikaw ang pinagmulan ng chismis, kapag sinabi mo to sa iba, kasama ka na rin sa nagkalat ng maling impormasyon. Maiiwasan mo ang sakit ng ulo kung susundin mo ang matalinong payo sa 1 Timoteo 5:13. Huwag manghimasok sa buhay ng ibang tao. Bago ka magsalita tungkol sa iba, tanungin ang sarili. Alam ko ba ang buong detalye? Paano kung nagbitiw ako ng salita at kumalat ito? Masisira ba nito ang reputasyon ng isa? Ano naman ang magiging tingin sa akin ng iba? Tandaan, kapag napansin mong nauuwi na sa chismis ang usapan, kumilos agad. Tiyak na magiging masaya ka, pati na rin ang iba.